Ayan, welcome back po sa channel ko mga boss. Meron tayo dito ngayon na microwave oven. Testing muna natin siya. Saksak natin. Kasi ang reklamo ng may-ari, hindi raw siya umiinit. Kaya lagyan natin siya ng tubig. Ito, tubig na malamig. Ayan. So, set natin siya sa 1 minute. Ayan, 30. Ayan. So, tingnan natin siya kung iinit nga ba o hindi. Tingnan na natin. Nga po, hindi nga po talaga umiinit. Ganun pa rin, malamig pa rin yung tubig. So, bago po natin umpisahan i-repair, kung bago ka sa channel na to, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong upload video. Ito po yung mga major parts na kadalasang nasisira sa microwave pag hindi siya umiinit. Itong magnetron. Itong transformer naman po, ito bihira lang din naman siya masira. Ito, madalas din to, itong capacitor. Madalas din mag-short yan. Tsaka itong diode. Mag-short din po yan. Kaya kung shorted itong capacitor at itong diode, ang kadalasan bumibigay po itong ano na to, itong fuse na to, itong high voltage niya, pang fuse sa high voltage. Ang value po niya is 800 milliamperes 5 kV. So check po natin yan isa-isa mamaya. Dito rin po, kadalasan din po pag hindi umiinit, check nyo rin po yung mga micro switch niya, yung sa mga door switch niya. Kasi minsan po pag hindi nagko-contact yung mga switch na yan, hindi rin po gagana yung high voltage transformer natin. Kasi dito po dumadaan yung supply ng transformer galing sa main. Tsaka itong mga relay na to, check nyo rin po, minsan nagre-relay siya pero walang contact sa loob. Kaya hindi rin nakakatawid ang kuryente na dapat susupply sa transformer. Umpisaan na po natin magsukat. Check na po natin isa-isa. Lagyan natin siya sa resistance. Unahin natin check yung magnetron. Lagay po natin siya sa diode mode. So, saglit. Hindi makita sa camera yung... Ayan. So, una po natin check yung sa magnetron. Try po natin yung terminal niya. Normally po, talagang 0-0 po ito. Filament niya. Pero ang hindi normal, yung sa terminal niya tsaka sa body niya is magkaroon ng resistance. Pag nagkaroon po ng resistance yan, ibig sabihin shorted. Next natin yung... Tanggalin muna natin to. Connection ng fuse papuntang transformer. Check natin. Ayan, open po siya. Wala po siya, wala pong masukat. So, ibig sabihin, may shorted
Ganun lang po yun. Pag open ng fuse, may shorted. Try natin tong capacitor. Ayan, 0-0. Shorted po yung capacitor niya. Kahit i-reverse natin, ganun po masusukat natin, shorted. 0-0. Oops, hindi matanggal. Ngayon na natin tanggalin. Check muna natin tong diode. Ito po yung diode. Okay po siya. Normally po, wala po talaga tayong masukat kasi high resistance tong diode na to. Pero sa analog tester, papalo siya konti pag nakaset sa 100K. So, ibig sabihin, okay siya. Capacitor lang po ang shorted. Try natin na baklasin at check natin. Palitan na rin natin siya. Fuse nya so, ganun muna natin ito mga connection. Ito naman yung diode, so, check po natin ulit para masiguro natin kung shorted nga yung nakatanggal na sa connection. Lagay po natin siya sa diode mode. Ayan, shorted nga po siya talaga. 0-0 talaga siya. Ang value po nito ay 0.80 microfarad, 2100 volts AC. Ito po yung diode naman niya. Check natin. Ayan, okay po siya. Walang masukat. Ibig sabihin okay siya. High resistance kasi ito. Kaya normally lang na wala tayong masukat. So, ito lang po. Ang capacitor lang po ang shorted. Palitan po natin. Ito, ipapalit natin. Same value rin po siya. Check natin. Ito po, pag naka-diode mode, wala tayong masukat. Pero pag ilagay natin siya sa ohms resistance, may masusukat po tayo. Pero hindi siya sorted. Mataas po. Ayan, yan normal na reading yan pag hindi, walang problema. Mig siya. Pagkabit natin. Thank you.
Kailangan po bago baklasin, yung mga connection, kailangan tandaan din para hindi malito pagbalik. Kasi once na nagkabaliktad yung connection ng magnetron tsaka transformer papuntang capacitor, puputok din pa agad yung fuse niyan. Palitan naman po natin itong ano niya, fuse niya. Putok po siya. Ayan o. Kita ba? Open na. Ano tayong pamalit? Ayan po. Bago. Same value rin siya. 800 mAh, 5 kV. Ayan na. 800 mAh, 5 kV. So ayan, testing na po natin siya. Hindi masyadong makita yung display. Masyadong liwanag. So lagyan po natin siya ng tubig. Ayan. Set natin siya sa natin. So ayan, no minute na po. Ayan, kumukulo. Kumukulo-kulo pa. So okay na po yung microwave natin. So ang naging sira lang niya ay itong capacitor at saka itong fuse. So kaya kung nakatulong po sa inyo ang video na to, subscribe na po at paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload video.